please do not force me to move for your contempt. Ha? Mag-move ako na i-contempt kayo at madidetain kayo dito sa Senado pag hindi kayo magsabi na totoo. Again, I'm not threatening you. I'm just observing the rules of this committee na in-observe namin. Kaya walang pupuntahan ito eh. Puro kay denial. Puro kay deny ng deny. Alex, sina Mr. Scomia, Guevara at Binsol ba ay members ng mga Viber groups na iyon? Specifically po yung Viber group na nasa counters, wala po sila doon. Meron tayo yung, I think meron sila yung sariling Viber group na naiya Timbre Central ang tawag doon. It could be different no name. Ando doon yung mga TCEU, pati yung mga head, pati yung mga suppliers ng mga, yung mga Chinese. So doon, ang pangalan ni Mr. Glenn Comia dati, GC. Kaya nga sila yung mga nabanggit ko eh. Kasi yung, ito yung mga main suppliers talaga. GC, halimbawa, tapos si Sir Bien Guevara naman, nabanggit siya dahil hindi as a supplier, but because siya may hawak ng Terminal 2. And under din niya yung mga ibang TCEU doon na nagpapatakbo rin nung Pastillas operation. Pero hindi ko siya binanggit as supplier. And then si si Sir Den Binsol, DB. DB naman siya. Tapos nung after po nung exposure namin ni Sir Montulfo, yan nga, mas nag-iingat yung sindikato kasi hinahanap nga po kung sino yung nag-feed ng info, sino yung nagli-leak. So nag-iingat sila, yung GC naging orange, tapos yung DB naging XYZ ata yung pangalan. Pero yan, ganyan po. Part sila ng Viper Group, meron yon. May sinulat akong diagram nun na from that TCEU, Timbre Central, yun yung mga pinaka-trusted nila eh. So pinifilter nila para yung mga counter, susunod lang, may Viper Group pababa, susundin lang ng counter lahat ng mga pangalan na nanodod without seeing exactly kung kanino galing yon. Kasi nag-iingat na nga sila eh. After po ma-expose dun sa columns and sa Facebook page ni Sir Ramon Tulfo. So yun yung source, yung Timbre Central na iyan, ang source ng mga listahan na di ma-identify ni Mr. Nan yung kung saan galing. Galing dun sa Timbre Central. Ayun, since sa TCEU member po, si Mr. Nan yung may access po siya doon. Mr. Comia, member ba kayo niyang Timbre Central or kung ano man ang pangalan niya na ibang Viber group kesa sa counters? Kayo ba yung GC? Kayo ba si Orange? Sa pagkaalam nyo, bakit po kayo ni-relieve mid-2019? Your Honor, hindi po ako member ng Viber group na yun. Wala rin po ako alam sa sinasabi ni Mr. Chong na GC or Orange. Sa pagkaalam nyo po, ba't kayo ni-relieve nung mid-2019? Meron na pong ongoing investigation, Your Honor, regarding sa post po ni Mr. Tulfo. We were given show cause order regarding that article, Your Honor. At alam nyo rin po na subject din ng investigation yung issue ng mga supplier ng mga Chino na parang bagay lang ang mga tao. Yung term na suppliers, alam nyo na bahagi yun ng investigation? Parang wala pa akong nabasa dun sa show cause order, first time. Mr. Guevara, member po ba kayo nung Timbre Central bilang TCEU sa Terminal 2? Alam nyo ba yung suppliers? Kayo ba ito? At alam nyo po ba bakit kayo ni-relieve nung mid-2019? Your Honor, I'm not aware of that Viper group. I was relieved for the same reason. There was a pending investigation against us, Your Honor. And Mr. Binsol, kayo ba si DB na naging XYZ?
Alam niyo po ba yung member ba kayo ng Timbre Central na nagdi-deal sa mga suppliers? Sa anong alam niyong dahilan sa pag-relieve sa inyo noong mid-2019? Your Honor, ngayon ko lang po narinig yan yung sinabi ni Mr. Chong na Viber Group. Na-relieve po ako regarding dun sa investigation dahil sa report ni Mr. Tulfo. Deputy Commissioner Javier, bakit po ba talaga na-relieve yung tatlo, sina Mr. Scomia, Guevara at Binsol noong early or mid-2019? The Board of Discipline conducted an investigation and the result came out sometime in May 2019. Then yung result po pinorward sa Department of Justice. For which reason, I think the Department of Justice issued department order requesting the NBI to conduct an investigation. So pending such investigation, to go deeper into the alleged expose of Mr. Ramon Tulfo, those being investigated were relieved from their positions, from their post. And there were and the new chief of TCEU was appointed by Commissioner Morente sometime in June 2019. Sino pong new chief ng TCEU noon? The incumbent now is Ma'am Timmy Timotea Bariso. And ano po yung naging resulta nung BI investigation nung panahong yon? Kung bakit naghingi pa kayo ng NBI investigation? Ma'am, this is just based on the record because I was not part of that the Board of Discipline then. There were the allegation on the alleged human trafficking happening at the NAIA was not further investigated by that committee due to the limited time given to them by the commissioner under the letter of directive. So they recommended that in view of the significant time needed for them in order to ferret out the truth in so far as that alleged human trafficking issue is concerned, it needs a specialized task force or body to conduct further investigation. So that's the recommendation of the Board of Discipline to the Department of Justice, for which reason I think the Department of Justice ordered the NBI to conduct in-depth investigation. I'm glad na ginawa yun ng BI kasi yung human trafficking na yan talaga ay isa sa pinakamabigat na krimen laban sa ating mga kababaihan at ating mga bata. Sa pagkaalam niyo po, Deputy Commissioner, nagpapatuloy pa rin yung DOJ investigation na iyon tungkol sa anti-trafficking issues. Opo, ongoing po yun, especially with the involvement of IACAT for outbound passengers. In so far naman po sa incoming passengers, mayroon namang, kaya nga, importante po yung TCEU, the Travel Control Enforcement Unit sa airport, kasi yan po talaga yung unit in charge to monitor the inbound passengers, especially foreigners po na pumapasok dito sa ating bansa. Mr. Comia, pasensya no, you're eating, but if I may interrupt you, saan po kayo inilipat na mula nung nirelieve kayo as TCEU Terminal 1? Si True na inilipat kayo sa anti-terrorism unit? Your Honor, we were floating po for a while. Ngayon? Sa ano na po, admin division po, main office, Your Honor. Mr. Guevara, saan po kayo inilipat? Your Honor, I was transferred to the Seaport Operation Section, Your Honor. And si Mr. Your Honor, yung latest... Binsol. Your Honor, yung latest... personal order ko po sa admin division. Kay Mr. Ortanez po, yung overall TCEU head. So kayo po yung superior ni na Mr. Scomia, Guevara at Binsol. Nirelieve din po ba kayo noon? Madam Chair, yes po. Meron bang kahit aling activities
nina Mr. Comia Guevara at Binsol na nag-arouse ng suspicions ninyo nung panahong iyon? Wala po, Madam Chair. Napanood niyo po ba yung video nung TC employee na si Mr. Namyong na nag-check ng pangalan sa master list? Bilang overall TCEU head, maitanong ko sa inyo, no? In what universe is that acceptable? Wait, ma'am, pakiulit po kung alin po rin. Kasi parang alternate universe eh, kung saan pwedeng mangyari yan, na may present na listahan mula sa isang sinasabing yung central, no? Yung timbre central, then pumapasok sa computer ng primary inspectors, ang alam ng secondary inspector ay, well, hindi nila alam, hindi alam ni Mr. Nanyong saan galing yung listahang iyon. Pero nandun yung pangalan ng mga pasahero, flight numbers, flight times, at sa mga Viber screenshots, of which we have February 2020, yung iba ay mayroon pang mga photographs. Acceptable ba to? Ma'am, wala po kasi akong personal knowledge, pero yung sinasabi po ni Mr. Nanyong na meron po mga list like yung travel group ng visa, yung buha, meron po talaga lumalabas na, ma'am. Meron talaga ano po? Meron po talaga list ng mga travel group, yung darating yung isang Chinese, marami sila, tapos isa lang yung visa nilang pinipresent. So yun po, chinecheck po yun eh, kung valid po yung mga visas nila. Yes, for sure. Pero kung mga incoming workers papunta sa POGO operations o iba pa, kung construction na dapat priority ang mga Pilipino manggagawa, sinasabi po yan ng Senate Committee on Labor kay Chair Senator Joel. At lalo na kung itong mga pumapasok, kunyari turista, tourist visa ang hawak, pero dahil nagbayad ng 10,000 pesos pastillas bribe each, eh hindi na po yan ano, hindi na po yan ordinaryong listahan. Hindi po ba? Ma'am, just to clarify lang. Ang alam ko po, yung mga Chinese na dumarating na with tourist visa, ma'am, they can be converted naman po to working visa. Eh. Dadaan po sa main office to apply for working visa. Dadaan sa labor and everything po. Yes, they can be converted. Pero, ang problema, may pagsuhol pa sa ating mga ilang mga kawani at ilang mga opisyal sa bureau na dapat for no monetary consideration na ganyan, ay talagang either papapasukin or hindi ang isang totoong turista, hindi yung papunta sa POGO operations. And, well, you know this better than me, sir, kasi kayo ay tagaloob ng bureau. Ang dami pa pong ibang mga ulat na hindi pa nga nadidinig ng komite namin, ni ng ibang mga komite dito sa Senado, na ang dami pang kabit na mga iskema dyan. Once makapasok yung tao, gamit yung isang visa ng ating republika, pati mga ulat na mga illegal na operation sa mga passports mismo nila at sa iba pang mga legal documents natin. Shocking talaga. And I'm sure outside this hearing ay nababalitaan din ng marami kung hindi ng lahat natin. Nakakatawa lang na lahat po kayo so far walang personal knowledge, pero ang daming screenshot, no, ng mga Viber list, merong pang video, tapos kayo pang mga boss ay hindi alam. It's really very, very hard to believe, as I have been saying from the start of these hearings. Mr. Magbuhos, Mr. Albao, Mr. Borja, Mr. Lopez, Mr. Robles. Sabi po, saan po si Mr. Magbuhos? Sabi po, kayo po, supplier ng mga Chinese nationals na pumapasok sa Pilipinas. Saan po nyo kinukuha yung mga pangalan ng mga Chino na ito? Ma'am, Your Honor, hindi ho ako supplier ng anumang Chinese. Yes, and De La Rosa.
So anong sinusupply mo? Yung list, hindi ko nagsusupply ng list? Ng list, hindi ho. Hindi, hindi ho. Po, hindi wala rin. Ho, wala ho akong sinusupply. Hindi ko alam yan. Actually, interesting na maitanong nyo, Sen. De La Rosa, anong sinusupply. Kasi dati, ibang nationality naman ang binibiktima. Yan nga. Salamat, Sen. De La Rosa. Mr. Albao, saan po nyo kinukuha, nasan si Mr. Albao? Saan po nyo kinukuha yung listahan ng mga pangalan ng mga Chinese na sinusupply? Ma'am, like what Mr. Magbuo said, wala po akong list or sinusupply na Chinese. Mr. Borja? Andito ba si Mr. Borja? Ah, wala sila. Mr. Lopez? So, kayo po, saan nyo kinukuha yung mga pangalan ng mga Chino? Wala rin po, Madam Chair. And Mr. Robles, saan po nyo kinukuha yung mga pangalan ng mga Chino? Your Honor, wala po akong kinukunan. Pero pag minsan o siguro, may mga complaints na naho-hold. May mga complaints, especially yung airlines, yung embassies, no? Na minsan delegation nila na hold on. Nire-reklamo nila yung mga nahuhold ng mga nasa ganito mga listahan ng mga Chino. Honor. And to be specific, listahan ng mga Chino na iniimbestiga namin ngayon na ang dala ay tourist visa lamang, pero dahil nagbayad sila ng tig 10,000 pesos na pastillas bribe ay pinapapasok sila, no questions asked. Ganun po. I don't know about the list, no? Pero yun yung I'm talking about my personal experience to that na marami nagko-complain about the arbitrary exclusion. And in fact, can I submit my letter to Mr. Marinas dated March 31, 2017 about the arbitrary exclusion? And this is based on the complaint by the Chinese embassy about the exclusion. Yes, Mr. Robles, please submit that letter to the committee. Salamat. Tignan namin kung kaugnay ba o iba pang issue iyan. And for the record, dahil binanggit nyo yung Chinese embassy, sumulat ako sa Embassy of China, sa ambassador, a few weeks ago, na humihingi ng kahit anong impormasyon nila o suporta sa ongoing investigation ng komite namin. And as of today, and as of this noon, unfortunately, wala pang reply mula sa ambassador o sa embassy ng China. So, Alex, dinideny po ng apat na tinanong ko na alam nila itong mga pangalan na kinukuha na mga sinusupply ng mga Chinese nationals. How sure are you na itong mga individual na ito ay suppliers talaga ng mga pangalan ng mga Chino? I am 100% sure based on personal knowledge. Ganito po kasi yan, Your Honor. Kami pong mga nasa front lines, itong mga foot soldiers. Gaya nga po nung sinabi ko kanina, nung nag-evolve na yung sindikato, meron niyang listahan lang para sa front line. Naka-filter yun. Yung mas detailed na listahan, nandoon nga sa TCEU, yung central nila. That is why pinangalanan yung mga may hawak ng mga Viber groups, yung mga admin. Kasi sila mismo yung nagtatransact with the bosses. Kasi kami mismo, wala kaming direct contact sa kanila eh. Kahit ako, wala akong direct contact. For example, kay Sir Dennis Robles, di ba? Pero, alam yan ang lahat, lalo na, bibigyan po kayo ng particular example.
merong mga Chinese passengers na hold yan dun sa TCEU area na pinakita po sa ating video. Pag wala sa listahan, adi ano mangyayari doon sa pasaherong yon? Hindi ba dapat i-exclude? Ang nangyayari, paghihintayin mo na yung pasahero doon sa loob, maghihintayan ng attorney. May tatawag ngayon, isa sa mga boss. Ika nga, iyan sila. Kaya ko po sila pinangalanan, sila yung mga boss. Sa lalapit yung TCEU, sasabihin, oh, okay na to. Eh, siyempre, magtatanong yung officer sa harapan, oh, bakit tatatakan yan? Wala yan sa listahan. Kay boss, ano to? Hindi, DR eh. Hindi, ano? TM eh. Ganon. So, code name lang. Ano, magkano yung bayad doon sa tubo system? Sa pagkaalam ko, 10,000 yon. Iba yon, iba yung bayad doon sa tubos. So, estimate ko, wala na lang na-exclude eh. Recently, walang na-exclude dyan, lahat yan tubos. Sulit. Sulit lahat ng pasahero dyan. Yun po, Your Honor. Ang link po natin ha, from down sa mga counter, TCEU or yung mga Viber admin. Ito po, meron yan. May mga ledger yan, may listahan yan sa mga laptop nila, sa mga cellphones nila. Andiyan dyan yan. Sila rin ang tumatanggap ng pera sa kanila. Sila rin yung mga bagman. Kamakailan ko nga lang nalaman, ang term pala sa bagman, encargado. Yung nakita natin doon sa listahan, nagtatanong ko, ano ba yung encargado? Yun pala bagman. Yan po yan. Sila po yung link. Yun po, Your Honor. Yung ilang binanggit mong initials ng mga suppliers, TM, Totoy Magbuhos yon, DR, Dennis Robles yon. Yes, Your Honor. Na ipinapakiusap yung mga wala sa listahan para hindi ma-exclude. Yes, Your Honor. At the same time, yung listahan no, ng mga Chinese, nung hindi pa siya filtered sa TCEU, ando dun din yung mga initials sila, yung mga pangalan. Ibig sabihin, alam na, halimbawa, may 10 pasahero, o galing to kay DR, Dennis Robles. Ganon. So, ano po kasi yan eh? Yung sinasabi kong timbre central, parang melting pot yun. Kasi parang ang palengke na yung airport eh. Ano yan eh? Competition yan eh. Marami yan. So, meron sila kailangan central para dun ilalagay lahat. And then, pag pinasa yun dun sa mga frontline officers, naka-alphabetical order na yun. Kahit nga wala ng flight number na lang eh. Ah, so, common knowledge po yan sa buong airport. Ayun po ha, ulitin ko po, ang link dyan, yung TCEU members at saka Viber admins. Nasa computer nila at nasa mga laptop at cellphones. Lahat ng data dyan. Kung maghahanap po kayo ng mga, syempre, hindi naman nila bibidyohan yung mga sarili nila. So, yun po yung pinipinpoint ko. Yun po ang link natin. Yun lang po, Your Honor. Salamat. Yes, Sen. De La Rosa. Madam Chair, I think it's quite prudent on our part to remind both parties dito, both the accused and the accusers, that you are under oath. And the purpose of this committee hearing is to ferret out the truth. And para matulungan kami in aid of legislation, anong gagawin ng committee na ito? Kung sige kayo tago ng katotohanan, then baka huwag yung i-challenge itong committee na ito na maging isang inutil na committee para lang kami dito mga kingkoy naghiring-hiring na walang mararating dahil sa pagtatago nyo sa katotohanan, then the committee will might as well use its power to compel you to tell the truth. So, yan lang. Dapat alam nyo, baka inisi-isi lang nyo ito, deny kayo ng deny, and later on talaga may establish ng committee na ito yung ginagawa nyo kalukuhan, then mananagot kayo. Again, I'm addressing this both to the accused and the accusers. Sana open tayo. Wala tayong tago dito.
para naman sa kabutihan ng buong bansa ginagawa natin dito. Anyway, kung sabihin niyo na nangyayari talaga yan, we will address anong dapat babaguhin sa batas, sa mga pulisya, para hindi na maulit yung ganyang mga kalukuhan. Yun ang purpose ng hearing nito. Basta huwag lang nyo kami gawin ditong inutil, Madam Chair. Yun lang, thank you. Thank you, Senator De La Rosa. Yun talaga ang, hindi wish, no, pero intention ng komite. Kaya gaya ng sinabi ko sa simula, maging sino ka man, maging gaano ka makapangyarihan, the axe will fall where it will. No? Alang-alang sa mga kababaihan at mga bata. Last question sa ngayon, Alex. Sabi ng mga sinasabi mong suppliers, di daw sila ang nagsusupply ng pangalan, no? So, saan nang gagaling yung mga pangalan mismo? Again, from the earlier diagrams na ginawa po, na pinrovide ko po, we can only surmise na syempre, of course, yung mga passengers nang galing sa China, di ba? May travel agency doon. Tapos yon, yun ang mag, may ano yan dito, may another travel agency yan, or sino mang, or contact person, or liaison na kausap nila. O kung hindi ganun, edi sila mismo, kausap nila yung sa China. So, yun po, Your Honor. Ang mga pangalan, syempre, nanggagaling po sa China. Mr. Medina, sinishare ko po yung, in a way, exasperation ni Sen. De La Rosa. No? Na-exasperate na rin ako. Parang walang nakakaalam sa anumang wrongdoing na goings on sa loob ng ating bureau. Pero kahit sa unang-unang hearing natin, January 28th, itong taon, sabi nyo, when you came in after Mr. Marinas, Red Marinas, you quote, instituted the reforms, asked the DOJ to file cases against some individuals, put new people on board to combat or eliminate these kinds of wrongdoings. So, sino po yung mga taong tinukoy nyo na gumawa nitong mga wrongdoings? At tama po bang i-presume namin sa komite na yung mga taong ito ay sina Mr. Scomia, Guevara, Binsol, Magbuhos, et al? Kasi nga sila yung nirelieve noong 2019 eh. Tama po bang presumption yun? Yes, the report, the Board of Discipline gave show cause orders and it was submitted to the National Bureau of Investigation, the said names. And the commissioner also acted on some measures that we recommended. We instituted with the help of the Office of the President and the Ombudsman, we introduced the Integrity Management Program. This is not just a show, but it utilizes vulnerabilities in for corruption. We identified those, and then we seek to address this. In fact, Mr. Chong himself was included in one of our trainings in the Asian Development Bank. I think a letter directive or personal order was in place of that. The witness maybe could confirm that I think sometime April or May, I included him in the said list to be the integrity core to start afresh. Because even if we thought that meron pong mga ganitong bagay na nangyayari sa amin, hindi naman po namin dinideny, but we're doing something about it and we were trying to combat, because it's never too late to turn people good. So nag-institute po kami, nagtatanggal kami, nagkakaroon po ng mga cases despite the limit of the law or dun sa mga powers na given to us. Naglalagay po kami ng mga bagong individuals to curb graft and corruption. And you, before I give the floor again to Sen. De La Rosa,
And ito yung mga pangalan na in-identify nyo na subject of investigation nyo and subject of further investigation ng NBI. Apo. Thank you, Mr. Medina. And hold that thought, no, kasi meron akong nalaktawan. But before I go back to them, Sen. De La Rosa. Yeah, Mr. Medina, yung binanggit mo mga pangalan, nirecommend ninyo sa DOJ for filing of administrative case? Ano nang nangyari sa kaso nila? The Board of Discipline recommended through the Office of the Commissioner the said names to the Department of Justice. Recommended for what? For investigation po. And relief. Ano na ngayon ang pag-release investigation? I think there's a ongoing NBI investigation on that. At meron na po silang mga hearings, I think. Kasi pag hindi sweep yung investigation dito, although kailangan talaga ng due process, pero dapat mabilis ito, lalo na ito ngayon nasa you are in the bad light. At makita ng taong bayan na may tinanggal kayong corrections officers, kagaya mo ng mga police na involved sa drugs, merong pinagbabaril, may nakikitang action ba? Lalo na yung lumalaban na involved sa droga, nakipagbarilan, parang ganun. Para makita ng taong bayan na may action tayo na tanggal. We totally agree, Mr. Kasi kailan pa yun? 20, anong year yung kaso, yung pinabisigan nyo sila? 2019 po. Last year. Last year. So, wala pang nangyari, wala pa, hindi pa tapos. Pero naman po, sir, ang pagkakaalam po namin, ongoing yung mga hearings na ginagawa po ng Department of Justice. At we totally agree po kasi ang ating mga immigration officer, meron pong mga natitira pa hong mabubuti at maayos naman. Pero, hindi ko ba sinasabi na masama kayo? Kaya nga. Kaya, hindi sinasabi really masama kayo. To finish as well po. Again, sabi mo kayo na, it's never too late to change. Para sa atin ito lahat, kahit na matanda na tayo, pwede pa rin tayo magbago. Basta importante, galing sa kalooban natin, open tayo, open to criticism, open to change, open to reformation, na parang gaganda yung takbo natin. Hindi, sige tayo tago ng tago. Bakit ba? Porque nag-enjoy tayo sa ganyang scheme of things, sa ganyang sindikato, pabayaan na lang natin, hahayaan na lang natin na magpapatuloy yan. Mali yun. Kahit na nag-enjoy tayo, pero makonsensya tayo kung yung pera na yan na ine-enjoy natin, nakakain ang ating pamilya. Hindi po yung maganda. Again, I'm not prejudging you. Pero kung ganito ang takbo ng hearing, tago kayo ng tago, ayaw niyong sabihin kung anong totoo, wala ang papuntahan nito. Supplier. Ay, hindi man daw siya supplier. So, Madam Chair, wala tayo pupuntahan nito. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. De La Rosa. Oo, it's never too late to change. Pero yung mga taong nakikinabang na at parang slap on the wrist lang, yung mga naunang disiplina na reassign lang, hindi naparusahan under the law, nasa law pa rin ng BI, mahirap silang magbago unless mayroon talagang firm disciplinary action. No? Lalo na yung kasuhan. Kailangan ma-disrupt yung business model nila. Kasi ang BI, hindi naman siya pang negosyo eh. Siya yung inaasahan natin nagbabantay sa borders natin. So, kailangan ma-identify natin yung money trail, hindi lang sa level ng mid and low ranking employees, pero pataas at palabas. Otherwise, hindi talaga, mahirap talagang magbago sila kung pagbabagong loob. Lamang. Kailangan may systemic na incentive sa kanila na tigilin yung mga krimen nila, lalo na laban sa ating mga babae at mga bata. So, balikan ko lang, please hold those thoughts, Mr. Medina, balikan ko po kayo. Pero gusto kong tanungin yung mga admins ng mga Viber group, mga di umanong admin. Saan po si Mr. Ralph Garcia? Yes, Mr. Paul Villanueva? Yes, Mr. Ernest Gabe Estacio, Mr. Danilo Diodor, at si Mr. Fahad Kalika. Yes,
Kayo po yung identified admins ng mga Viber groups kung saan yung mga immigration officers natin ay nakukuha yung listahan ng mga pangalan ng mga Chinese nationals papasok sa Pilipinas. Kino-confirm niyo po ba ito, Mr. Garcia? Kasi andyan po yung ano eh, andyan niyo po yung pangalan yung sa isang Viber chat group screenshot. Kayo po ba si RG Garcia Ralph? Hindi po, Your Honor. Ah, sino po yung RG Garcia Ralph na napakalapit sa pangalan yung Ralph Garcia na nag-delete na mga message? At tinag pa ni Gabe. Sino ba si Gabe? Si Gabe. Ernest Gabe ba ito? Sabi po ni Gabe or Gabe, nasa MISD lang ako sa arrival care of tag. RG Garcia Ralph. Tinag din po yung RG Garcia Ralph ni Chepi. Sino naman si Chepi? Na ang kanyang message ay yung mga sobre nyo po nasa BCIU office endorsed by RG Garcia Ralph. At litrato nung, hindi na kasi pastillas, diba? Hindi na nirorolyo, inilalagay na sa mukhang legit na brown envelope na parang pasweldo. So, once more, for the record, and I remind you po, you are under oath sa Senado, kino-confirm nyo po ba na isa kayong admin sa Viber groups na ito? Hindi po, Your Honor. One more time, no? You are under oath, sir. So, sino po yung RG Garcia Ralph na yan? Hindi ko po alam, Your Honor. Miss, kayo ba? Sila ba yung nakatag, Alex? Si Ralph Garcia ba yung nakatag na RG Garcia Ralph? Tinag ni Gabe or Gabe at tinag ni Chepi? Yes, Your Honor. Kung titignan nyo po yung, naaalala ko pa nga eh. Sorry, medyo, ano... Yung picture ni Ralph Garcia doon sa Viber group, after nung nagkaroon nga ng exposure doon sa with Sir Ramon Tulfo, nagpalit yun, naging Tupac Shakur pa yung pangalan niya. Tingnan nyo ngayon, oh, yung picture doon, alam ko po si Tupac Shakur yan eh. So dati, RG Garcia Ralph, oh, yan yung pangalan niya, tapos pinalitan po ng Tupac Shakur, yun po yung naging code name niya. Pero yung, yun nga, si Gabe is, Gabe himself. Yung Chepay naman, admin din yan eh. Nakalimutan ko po yung pangalan niya. Babae yan eh. Apo, yun po, Your Honor. Pero okay. I confirm sila so, po yan. Thank you, Alex. Mr. Garcia, bibigyan ko kayo ng one last chance, no? Na magsabi ng totoo. Kayo ba, Mr. Ralph Garcia, ang RG Garcia Ralph na tinag ni Gabe or Gabe at tinag ni Chepay and later nagpalit ng hindi lang ng code name and or photo ni Tupac Shakur? Please tell the truth for the record. Your Honor, hindi po ako yan, Your Honor. All right. Mr. Paul Villanueva, kayo po ba ay admin ng Viber groups na ganito? Hindi po. For the record din po, hindi po ako nakatanggap ng subpoena, pero nagpunta po ako dito to clear my name po. Kasi unfair naman po sa akin na nabanggit ako, pero nasasama ako sa ganitong mga usapin. Yun lang po. Well, yes, before I call Senator De La Rosa. Well, Mr. Villanueva, hindi kayo nakatanggap ng subpoena pero dumating kayo. Salamat para doon and the committee will ask you questions. Senator. Thank you. Senator De La Rosa. Okay, Ralph Garcia. Alam niyo, yung last hearing sa Bucor, apat yung sila na corrections officer ng Bucor sa in connection with the GCTA scam for continuously lying to this to the committee after nung ni-refer namin sa
PNP Anti-Cybercrime Group at saka sa NBI ata, lumabas talaga na siya yung ka-text doon sa cellphone, kaya pinakulong namin dito sa succeeding hearing for continuously lying to this to the committee. Posible rin yung mangyari sa iyo kung hindi ka magsabi ng totoo. Kasi, dinideny mo. Ngayon, i-refer namin itong kaso na ito sa Anti-Cybercrime Group sa PNP, madetermine na iyo talaga yan. Then, kawawa ka po eh. Pwede kayo pakulong namin dito sa baba. I'm not threatening you, pero that is the rules of this committee. Pag ganun ka, kasi you are under oath. Yun lang sa akin. Very clear man yan. Makita yun, Ralph Garcia. Meron bang ibang Ralph Garcia sa Bureau of Immigration? Your Honor, wala po akong ibang kilalang Ralph Garcia. Siya lang po. Yun lang. Please do not get our goat. Kasi di maganda yung magdasisinungaling tayo. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, Senator De La Rosa. Ang kinoconfirm ko po yung mabala na ibinigay ni Senator De La Rosa sa inyo, Mr. Garcia. I will give you one more chance bago matapos yung hearing natin para magsabi ng totoo. And we will, as Senator De La Rosa mentioned, we will refer this to the PNP Anti-Crime Division. Yes, we will get to the bottom of this. Salamat, Senator De La Rosa. Mr. Ernest Gabe or Gabe Estacio? Saan po kayo? Yes, sir. Kinoconfirm niyo po ba na admin kayo nung Viber groups na ito? No, Your Honor. Sino po yung Gabe or Gabe dyan na nag-message at nag-tag paminsan kay RG Garcia Ralph? I have no idea po, Your Honor. Okay. Nga, Senator De La Rosa. Please do not force me to move for your contempt. Mag-move ako na i-contempt kayo at madidetain kayo dito sa Senado pag hindi kayo magsabi na totoo. Again, I'm not threatening you. I'm just observing the rules of this committee na in-observe namin. Kaya walang pupuntahan ito eh. Puro kay denial. Puro kay deny ng deny. Okay, Madam Chair, please. Tuloy natin. Thank you. Thank you, Senator De La Rosa. Tapusin ko yung dalawa pang admin ng Viber Group before we move back to Mr. Medina. Pero take heed, no? Yung mga binigyan na ng advice ni Senator De La Rosa na ano yung kapangyarihan ng komiteng ito kapag mukhang harap-harapang hindi nagsasabi ng totoo. Mr. Danilo Diodor. Yes, sir. Kinoconfirm niyo po ba na isa kayong admin ng Viber groups na ganito? No, Your Honor. And last but not the least, Mr. Fahad Kalika. Yes, sir. Kinoconfirm niyo po ba na admin kayo ng Viber group kung saan yung immigration officers na kukuha yung listahan ng pangalan ng Chinese nationals papasok sa Pilipinas? Your Honor, excuse lang po. Correction lang po sa name ko. My name po is Abdul Fahad Kalaka. I apologize. Mr. Abdul Fahad Kalaka. At i-correct po namin yung records nitong hearing na ito. So, Mr. Kalaka, kinoconfirm niyo po ba na kayo ay admin ng Viber groups na ganito? Hindi po, Your Honor. So, lahat po ay nagde-deny. Yes. I will suspend the hearing momentarily to confer with Senator De La Rosa.